marami. Ang dami niyan. Ito lahat ang sa kanya. Oh, ayan. Parang butunis. Pero dito sa amin, square yung ano. Yung paggawa sa amin ng pita. Yung... Magandang hapon mga kaibigan. So, ngayon nandito muli ako bumalik sa bakery para magpaturo kung paano gumawa ng tinatawag nilang bula-bula. Ayan. Inuputol siya ng ano. Maliit lang yung putol niya. Pero mag-expand pa yan. Mag-expand, ibig sabihin mag-income. Ganyan lang yung paggawa niya. Pag tinignan mo siya, parang hindi siya bilog. Ayan. Pag tinignan siya, parang hindi siya mag-form ng bilog. Pero habang nag-expand yung ano, yung masa na ganyan, magpo-form siya ng bilog tsaka sasalang sa ano, sa oven. Ay, oven. Ganito. Pag tingnan mo gagaya nito, parang hindi ka makapaniwala na magiging toasted siya. Parang ahas. Ahas na walang ulo. Ayan. Ito na siya. Ganyan na yan. Hintayin natin na umexpand siya. Ayan na. Natapos na yung kanina na ano, yung mga mahaba doon kanina naka-roll yun. Ito na siya. So, malapit na siyang bumilog. Ayan. Parang mga itlog. Hinihintay lang na mag-expand pa siya. Mag-korting bilog para pwede na siyang ilagay sa oven. Manipis lang siya. Parang papel. Tsaka ang gawin ulit dito kapag nahati na siyang palahaba, puputuli naman siya dito. Ganyan naman yun. Parang ano to? Tawag dito is square. Square na siya. Dito ka, sa atin kasi yung totoong pita na ginagawa pabilog. Circle. Pero dito sa amin, square yung ano. Yung paggawa sa amin ng pita. Yung pinagkaiba lang yung design niya, yung forma niya. Pero yung lasa, parehas lang din naman kasi maalat din naman eh. Yung recipe kanina na pinakita ko nung nauna, yun po ang mga recipe sa paggawa po ng toasted bread kagaya ng feta. So, ito na po yun. Yan. Kadito sa mga toasted, pag may mga ganito, kasi ito, ano na to, kumbaga, i-recycle na ito.
sa ibang mga baker kapag hindi marunong gumawa ng mga toasted na kagaya nito. Wala na. Kung minsan, hinayaan na lang na masira. So, sayang. Pero pag marunong ka sa ano, sa mga diskarte sa mga kagaya nito, mga retaso, so may paraan pa para hindi masayang. Yan. Kaya pagdating sa mga toasted, mga tinapay na kagaya nito, walang sayang dyan. Lalo na kung yung baker ay madiskarte. So, ayan. Lalagay na namin sa plancha. Okay lang naman ito lagayan kasi ano naman to, toasted lang naman siya. So, ayan. Kailangan siyang makamada. So, ayan. Napakarami na. Ayan. Parang siyang biskuit. Pwede nyo naman ito kainin. Oh. Malutong. Pag naluto. Napanilido lang kayo. Order lang kayo kung gusto nyo palang magano. Gusto nyo bumili. Free shipping. Parang Shopee. Free shipping ini siya. Diba sa Shopee, order mo, deliver mo, bayad ka. So sa akin, hindi. Items lang bayaran nyo. Libre ng shipping niya. Pero dito lang, malapit lang. Kasi pag malayo na, bayad na kayo. Magastos na. Mga part lang ng Mandaon. Mga ganyan sa ibang mga lugar. Pero pag mga malalayo na, nako, doon naman kayo sa ibang baker na malapit sa inyo. So, ayan. Pero kung gusto nyong matuto, kahit na saang lugar pa, gusto nyong matuto na gumawa ng mga ganitong mga biskuit. Kahit ilang kilometro pa yan, kahit ilang dagat pang tawirin, makukuha nyo yung recipe. Pero kung gusto nyo itong tikman, ay hintayin nyo kung kailan. Hindi ko kayang abutin dyan sa inyo kung malayo kayo. Kailan ko ibibigay? Ang gumagawa po ng mga ganitong mga biskuit ay part po ng ruhas, stansya, tsaka ilo-ilo. Ayun, ganito yung mga ginagawa nila. Kaya doon sa mga naka-relate na nga nabanggit ko, shout out nga lang sa mga Ragot family. Yan si Uncle Noli. Yung gumagawa. Ang Kambulayan, Sibuyan C, Division ng Romblon. From Sibuyan daw. Yan. Ah. Dalang. Dalang. Thank you. Ha? Nare, unloy ba ni? Ano ba sa Jun Owen sini? Kang initang. Ah. Ano ba tinitin sa Jun Owen sini? Kaya mo sa dati? Kaya pa naman niya na unloy. Dinaya mo ah. Hindi, nagayon mo ba kasi sa dati? Oo nga ni. Tapos, sabi niya ni Butan, di siya nga gabi. Sabi ko, hindi pwede. Kaya pag binata kami na, masungaw, ano, orange, kailangan wala. Tapag bukas na nagkakaon, mahumutan niya. So, ayan na siya. Yung maganda na rin tingnan. Ayan. So, maya, pag na karami na tayong makalagay sa plancha, pwede nating pasok sa oven. Para maluto siya kagad. So, ayan. Dami pa. So, saglit lang muna kasi tapusin muna namin to. Ito na yung kanina natin na
pinutol-putol ng ano, mga maliliit. So ayan, ganyan na siya. Luto na. Ayan. Bula-bula ang tawag dyan. Pero ano pa na to? Aisingan pa ito siyang kulay pula. Para yung arnibal niya ay hanggang mapuno ito. Itong kulay puti siya o parang brown. Aisingan ito ng kulay pula. Ayan. Yan na siya. Ayan. So, ayan. Marami. Ang dami niyan.